Hi, doggy. Don't bite me. Yan. So, magdo-drone tayo later para makita natin yung kagandahan ng Tinago. So, first time ko dito. Kaya gusto kong sumama. So, iikot ko kayo here. And then, magdo-drone shot tayo later. So, yung makasama namin, hindi pa dumating kasi second batch na lang sila kasi hindi kami kasya. Alright. Welcome to Tinago. It's me again, Bumpy, and welcome back to my YouTube channel. So, magta-travel vlog na naman tayo. And ayun nga, kaka-uwi ko lang galing ng Tinago, Surigao del Norte. So, makikita nyo yun sa title mismo ng sa baba nito. So, ayun. First time ko mag-Tinago and in-invite lang din ako ng mga tennis player kasi nagta-tennis-tennis na ako. Bumalik ako pala ng pagte-tennis. Actually, nag-tennis na ako before, like mga 2010 yata noon. So, na-stop lang ng ilang years. Tapos, nag-pandemic. Bumalik. Ah, hindi pa. Bumalik ako 2016 yata, 17. Tapos, naputo na naman. And then, bumalik na naman nung nag-pandemic kasi nga, wala tayong magawa. So, need ng exercise. Hindi ako makapag... Ah, nakapag-run naman ako before. Kasi sumasali naman din ako ng marathon. Pero, ayun. Nag-focus muna ako sa tennis. So, nung bumalik ako dito sa Surigao City, meron ako na-meet ng mga age groupers. So, syempre, feeling bata ko. So, feeling bata ko. Kaya, hindi. Sila yung naging close ko na mga tennis player nung bumalik ako dito sa Surigao City. So, ayun nga. Nag-invite sila na mag-Tinago kami. And first time ko doon, actually nung nag-invite sila, hindi ako nagtanggi kasi gustong-gusto ko na talaga siyang puntahan dati pa. Kaso hindi ko alam kung paano pumunta doon or wala akong idea. So I know maraming nagtatanong sa akin kung paano papunta doon galing Surigao City. Actually, paano pumunta doon? So, yun yung uunahin natin. So, from Surigao City to Taganaan is... Saglit lang, check ko muna. So, meron akong kodigo kasi tinatanong ko yung... Meron kasi kaming player na babae na taga-Taganaan talaga. So, siya yung tinatanong ko yung sa detalye kasi
hindi ko alam. So, ito yung detalye sa pagpunta ng Tinago. Surigao to Taganaan is 45 minutes. Kung private car siguro or anything, basta private, pwede motor or anything. Di ko sure kung like, kung mag-commute, kung magkano, kasi naka-private kami nun. From Taganaan, pagdating nyo mismo, yung parang port, mini port nila, kasi maliit lang yun, parang Pantalan lang yata yun. So, from doon, going to Tinago na is 15 minutes. So, nag-rent kami ng pump boat ba yung tawag nun? So, nag-rent kami ng boat. Kung magkano siya, it's 100 per head. Yung na-rent namin na boat is 10 to 15 person yung capacity niya. So, tatry ko kontakin yung kaibigan, yung tennis player, kung paano i-contact yung narentahan namin. So, tatry ko ilalagay na lang sa description box yung ibang info na hindi ko mabanggit ngayon. So, next is, pagdating doon, so, syempre, makikita mo na yung Tinago. Wow, super ganda doon. Kung gusto mo yung walang disturbo, talaga, tas medyo exclusive lang na place, Tinago is the right place para mag-chillax kayo doon. And, kasi, bakit private? Like, super private. Kasi walang signal doon. So, oh, no! Sa mga may mag-boyfriend, bawal doon. Kasi, parang may maghiwalay after mag-Tinago. Kasi walang signal. Joke lang. Joke lang. Hindi. Oo nga, walang ano doon. Walang signal. Kaya, mahirap. Mahirap walang signal doon. So, pagdating doon, yung cottage, walang rent, pero merong entrance na 150. Yung 150 per head, tapos free cottage na siya. So, pili lang kayo kasi maraming cottages naman dun. So, cottage is wala namang silang, kami nagdala lang kami ng food, so nagluto kami. Wala namang silang hinihingi sa amin na cottage. Tsaka kung meron man kayong mga ibang kailangan, merong tindahan sila doon na pwede nyong bilhin. May mga ibang needs. Example, kung gusto nyo mga soft drinks, something, mga plato, paper plate, meron silang doon nabibenta, tapos may water din. Para, tanungin nyo na lang doon, nung that time, meron kami mga kulang. So, meron naman sila nabigay sa amin. So, meron doon tindahan. So, good, kasi meron silang tindahan doon. Kasi, wala talagang signal, tapos medyo malayo pa kung bibili ka pa. Kung ayaw nyo naman magluto or magdala ng foods, pwede kayong magpaluto doon. So, meron kayong pwedeng i-contact. So, ilalagay ko na yung contact number sa description box kung sino yung pwede nyong tawagan para pagdating nyo mismo sa Taganaan, yung sa may daungan, ready na ang food. So, pwede daw sila, pwede ka doon magpaluto. Meron tindahan doon, name is Amor's Food House and Meat Shop. So, si Mi Carinderia siya. And, specialty nila is dinakdakan and bulalo. And also, sugbaho nun. So, yung grilling. Tsaka meron din sila mga fresh na meat. So, chicken, pork, so, pwede silang magluto para pagdating nyo sa Taganaan, hassle free na, sa kanila nyo na lang papaluto para pagdating sa Tinago, ready na lahat. Punta na lang kayo, tapos prepare ng food. So, ayos. So, yung name ng owner is si Amorlina Udtuhan. So, yan. Pwede nyo itanong kung hindi nyo alam kung saan to. Pero makikita nyo lang eh, kasi pagdating nyo mismo sa Taganaan, yung parang palengke side yata, walang ibang tindahan na malaki doon. Tanong mo lang kung saan yung Amor's Food House and Meat Shop. So, tuturo nila. Or, sa description box na lang, pwede ko ibigay na lang yung contact number nila para matawagan nyo na lang kung ano yung mga gusto nyo ipaluto. So, ayun!
So far, yun lang naman. Wala namang masyadong ganap dun sa tinago. Pero, kaya siguro tinawag siya na tinago kasi sobrang tagong-tago talaga yung place niya. Kasi wala nga signal. Tapos, parang private place talaga siya. And, maganda. Para siyang Suba Lagoon. Parang Suba Lagoon sa Surigao. Para siyang libdong ng Cantilan. So, sa Surigao Norte, kasi Norte na yon. Sa Surigao Norte, meron din tinago. So, ayun. Visit nyo yung place kasi super ganda. And, ayun lang. May mga kayaking din na pwede nyo i-rent doon. Tapos yung alam ko, pwede din kayo mag-island hopping. May tatlong islands yata na pwede nyo i-island hopping. Pero hindi ako nakasama for some reason. Yeah. So, ayun lang. Sana na-enjoy yung montage na ginawa ko. Kasi nag-montage na lang ako kasi hindi ako talaga nag-vlog that time. May clips lang ako konti, kaya yun lang yung ginawa ko. Tapos, ayun, nag-film na lang ako para sa mga information kung for sure. Kasi may nagtatanong din sa akin para masagot ko na din sa vlog na ito. So, sana nagustuhan nyo yung montage and the other whole video, I mean. So, sana na-enjoy nyo. And don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. And don't forget to click the notification bell para at least notified kayo palagi sa mga bagong video or upload ko. So, ayun muna sa ngayon. And meron pa akong madaming na i-upload. And sana supportahan nyo ko doon. Meron akong mga travel vlogs pa na pending sa ngayon na i-edit ko pa. So, susunod sa lahat. So, sunod-sunod ko na yon. And next natin siguro yung bike na. Next natin yung mga ride namin sa bike kasi nag-start na ako ulit nagba-bike. So hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you again to my next video. Bye!